Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. So, live bull. Ano tayo? May re-refer tayo dito. Eto, as you can see. This is a Gigabyte RTX 3070. So, yan po. 8GB po siya. EOC edition. Gaming OC. So, ito yung ating re-refer, guys. Ngayong araw na ito. Okay? So, may na-refer tayo dun sa likod. So, ano naman siya? Asus siya. Triple Pan, ROG Strix Gaming. Gaming din siya, 8GB RTX 3060 Ti. So, success siya guys, na-repair natin 'yon. So, may video rin tayo noon sa YouTube. So, please watch na lang po. Okay? So, ito na yung ating i-repair na next, so RTX 3070 naman Gigabyte. Yun. So, yung mga repair natin ito, mataas naman yung chance ng Oh, mali pala. So, 35. So, may 34 pa pala. So, mali. So, parang mali yung ating repair. Hindi pala to guys. So, may isa pa palang nauna. So, sorry. So, ang pakita natin ay itong... So, ito pala yung next repair natin. From San Pablo City. So, just wait guys. Meron pala ditong isa. RTX din kasi ito. So, mas malayo ang pinanggalingan ito. Yun isa, San Pablo City. O nga, paano pala ito nakarating? Kasi nakalagay ay address, San Pablo City. San Pablo City, Laguna. O nga, no? Layo. Ito, naka-box. So, ito pala yung guys, may next, may isa pala tayo dito. Ito pala yung sunod na number, sorry. Yan, so, nakalimutan ko. So, ito siya guys. Bali, sa third person din to. From Batangas ito. Ayan. So, via LBC siya, pina-LBC nung may-ari ni Sir Jun, galing Batangas, papunta dun sa kakilala niya. Then, sa kakilala niya dito sa Taguig. Pinsan niya ata sa pinsan. Ngayon, yung pinsan niya, ayun. So, dumating naman sa akin, nakatape pa siya. Ayan. Kaya lang parang doble na yung tip, hindi ko lang kung nabuksan na nung kakilala niya. So, binuksan ko na ito guys, kasi chinik ko. Kasi nga, may third party isang nagdala na sa akin dito is Lalamove na. So, ito siya guys. RTX 3070 rin ito. Yan. So, may note pa nga dito eh. Yan. Jonathan Octesa. Kay Sir Mark. So, ano naman nakalagay dito. So, may nakalagay na ano eh. So, hindi ko alam kung anong problem nito guys. So, tingnan natin. Ayan. So, from ano naman to? Batangas. Balu, Bawan. Sa Bawan, Batangas to. From Bawan, Batangas. So, ang pila ng repair ay number 634. So, for RTX pala to, sunod-sunod. So, change natin yung ano natin dito. Yung ating title. So, ito pala ay Inno 3D. So, Inno 3D. RTX 3070 din ito sa guys. So, hindi ko lang alam kung ilan GB. Oops. Yeah. So, Inno 3D, RTX 3070 Twin OC. Triple. Ah, ba't nalagay dito yan, no? Times 2 pala. Then 3x. Tatla, okay. So, check natin to. Ay, saan na yung aking screen? Wala yata screen ko. Ayan, guys. Sorry, guys. Naano ko yung ano kanina. So, check natin yung address. Batangas pala to, guys. From Batangas. Batangas City. Alam ko Batangas lang, hindi City. Kasi Bawan siya eh. Yan, Bawan, Batangas. Bawan. Yan, from Bawan, Batangas. Dito ito papuntang Limer ito eh. Ayan. So, title natin. So, tama na. Inno 3D. Sorry guys. Naka-misunderstand. So, akala ko yung... Ano, kasi hindi nakalagay dun sana. Binaba ko na kasi. Kasi yung unang repair ay number 633, sunod ay 634, sunod ay 635. 635 kasi yung Gigabyte. Ayan. So, ano kaya problem nito? Check natin. View ko lang yung profile ng customers sa aking page. Ayan.
Ayan. So, nireplyan ko lang yung ating customer. So, search lang natin. 63064. Oh, wala. Alam ko meron to eh. 634. Where? Kasi 634. Kasi makulit yung customer na ito eh. Ayan. So, ito na nga yata. Abrigoda. Si Sir. Ano mo nakalagay doon? Ayan. Abrigoda. Si Sir Abrigoda. Ayan. Medyo makulit ito si Sir. Chat ng chat eh. Walang... lagi na siya nag-chat si yung ating customer eh. Lagi niya akong chinachat. Wala pa sa akin yung item. Ayan. So, si Sir Abrigoda. Ayan. Medyo nakukulitan ako dito kay Sir eh. So, ako yung chinachat, wala pa sa akin yung item niya. Yeah, maraming tanong si Sir eh. Matanong. Pati UPS niya, etc. etc. Ang daming tinanong sa atin eh, ng customer natin. Pati power supply, pati ato, UPS, pati extension, tinanong na sa akin. Ayan, ayan. So, never mind, never mind. It's nang talaga siguro eh, medyo walang alam sa yung customer natin sana eh. Sa about sa computer kaya siguro kaya siya palagi siguro nagtatanong. Mayaman yata yung customer natin eh. Ang sabi dito, no power pag sinalpak ang GPU sa kahit anong unit hindi na. Okay, shorted siya guys, shorted. So mukhang sunod-sunod yung RTX 3070 natin ngayon ah. So yung repair ko kahapon ay nilive ko yun guys, yung 1660 Ti. Nag-par 2 pa ako. Napa-display ko. Kaya lang ay ano. Bumigay na din kasi yung mga corroded parts na kasi yung ano, yung support niya, last port. Sayang yung 1660 Ti na Asus ROG Strix Tri-4Pan. Sayang yung repair ko. Nilive ko yung kahapon. Kaya lang, nung nilive natin, so hindi naman nakitang may display kasi alas 5 ko na siya natapos. Nung inilive ko ulit, nawala ng display. Hindi na ito pa akin. So, ito na siya. Shorted, no? Shorted. Okay. So, shorted. Check natin yung 12 volts power rail. So, not shorted naman. 3.3. Okay, good. So, siguro itong external. So, hindi naman shorted. Halika, ito. So, ang shorted yung isa. Pag ito, kalimitan sa BRM eh. Pag shorted yung dito yan sa mandalit. So, tingnan natin. Shorted po siya. Buksan natin. O, testingin muna pala natin yung PEX reset. Baka nadamay. Ayan. Sunod-sunod yung ano natin ngayon eh. Repair. RTX 3070. Hindi ko alam kung RTX 3070 pa yung ano. Kasi may mga dating guys dito na video card. Ayan. Na ano, tawag dito. May mga simple issue lang guys, mga nagpapagawa sa akin. Kagaya nung ano siya, simple para bang ano, anong nangyari kasi? Yung GPU niya gumagana. Tapos nagbalik siya ng thermal pad, hindi na nagana. Ang nangyari, simple lang naman dapat yung ano, yung problema kasi may display naman na siya eh. Nung pinalitan ng thermal pad, hindi na gumana kasi nasira. Ang naging reason, hindi marunong sa nagpalit ng thermal pad. So, yun dapat kasi yung iniiwasan natin. Pag hindi natin alam yung paglalagay ng thermal, kasi hindi na, kanyapat marunong tayo bumili sa Shopee, Lazada, tayo na yung maglalagay. So, hindi po ganun. Kaya may sinusukat po yan, kung ano yung thickness, kung anong kapal. Kasi pinalitan, gumana. Mga nag-throttle daw. Ayun, boom. Yari. So, yun, ganun lang kasi kasimple. Dapat kasi kung hindi naman kaya, so ibayad sa technician. Talagang kailangan magbayad kasi gaya nito, RTX 3070 po siya. Ay, malaki-laki talagang gastos yan. Mahal talaga ang labor niyan kasi mataas. Kaya, huwag nang tipirin yung sarili. Kagaya nangyari nun. Eh, di na, pamahal pa siya. Kasi nga, may sirang piyasa. Pag yun ay mabutas pa yung ano niya, bili ng bago. Mas mahal. Magbibili ng bagong video card. Ayan. Ang dami nag-ano, nagpaparepair sa akin, mga gas. Yung parang simple lang yung issue.
Meron pa, meron pang parating. Yung pinagawa sa akin is RTX 3070 yun, yung kinukwento ko ngayon. Tapos meron pang parating, Gigabyte siya, RTX 3080 naman siya. Ang issue naman niya. Yun din, same issue. Puro ganun yung mga issue ng sayang. Ang mga sinasayang nila yung mga video card na magaganda. Pero wala tayong magagawa. Kanila yun eh. So, kikita naman tayo doon. Tapos ang ano nito pala, mas sensitive pala nito guys. Pinatingnan na sa technician. Ang problema, hindi kaya ng technician. Meron din kasi dito, pinadala dito, dinonate na nga lang sa akin eh. Ano siya, MSI 3080. Pinagawa sa technician, gumana, pag-uwi sa bahay, umusok, boom. Wala na, tutas na yung PCB. Dinonate na nga sa akin dito eh. Kasi, dapat talaga sa marunong na technician, para hindi ganun. Ilan na yung pinarepair sa akin dito? Meron pa dito? Ito guys, pakita ko sa inyo. Akala ko eh, akala para mukhang hindi tayo nagbibiro. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Nakikita nyo yung puti na yan, nakatabi ng malaking RTX na gigabyte. Yung puti na may GP in play power supply na katabi ng 5700 XT. Ano yan guys? RTX 3090 na gigabyte. Ang issue niyan, pinagawa rin sa ibang technician. Hindi nadali. Tapos ginawa ko siya dito guys, napadisplay ko yan. Kaya lang ang problema, nabutas na kasi yung PCB niya. Natuluyan na rin, hindi na rin nagkakadisplay, tapos nawawala. Ganun na naging issue na niyan. So wala na rin, not useful na eh. Parang ano, 10 times mo siyang buhayin, may dalawang bisis ka lang magkakaroon ng display. Tsambahan, masisira ang ano mo nun, ng OS. Pag ganun. Tapos meron dito, ayan, mapansin nyo yan lahat guys, mga donated yan. Kasi nga, ang maging issue niyan, faulty ng paglalagay ng thermal pad, pinagawa sa ibang technician, eh, kasi simpleng issue lang. Anong nangyari dito? Ay, ibig sabihin, itong nire-repair pala natin, guys, ginalaw na siya, oh. Yung plugs, yung thermal pad, wala na siyang thermal pad, tapos yung thermal paste niya, nagkalat-kalat na siya, oh. Eh, galing na rin pala po siya sa repair, guys. Kasi ito, may hinang na siya dito. So, ayan yung masaklap nito, guys, pag mga galing sa technician. So, ayan, binablog ko ngayon para, kaya lang, ito na nga, lagi kong nilalagay sa vlog ko. Sa Facebook, nilalive ko sa Facebook, nilalagay ko sa YouTube. Kaya lang, wala pa rin namang natututo, guys, sa akin pag-vlog. Ganun at ganun pa rin. Pinagagawa nila pa rin doon sa mga technician na hindi marunong. So, ganyan talaga. So, dadami ang repair ko pag ganyan. Ay, natapon. Natapon ang tornilyo. Super nags. Wait lang guys, may natawag.
Ayan guys, so sorry may nag-deliver Shopee. So yung Shopee guys, nagbayad ako ng 3,500. So yung bill ko ay 3,475. So ang sinukli sa akin guys, 3,500 yung binigay ko, sinuklian ako ng 520. Abunado ng 500 yung Shopee. Sala. Ayan. So, ang init sa labas, guys. So, ito. Repair na natin to. Ano ba? Nasaan ako? Sa napaka natulala yung babae sa akin. Binigyan ako ng 500. So, thank you sana. Thank you. So, lugi yung magsashopping na babae. 500 ang binigyan sa akin eh. Lugi siya ng 500 pesos. Tubo pa ako. Ayan. Pasaway. Kung ano nung iniisip. So, ayan. So, bakit hindi nadali nung nag-repair? Naunang nag-repair? So, bilisan na natin at masyadong na humahaba ang oras. So, 18 minutes na tayo. Kawawa sana yung magsa-shopee. 500, binigyan ako ng 500 pesos. Tapos, ayos. Tinatanong ko, bakit po, bakit nyo po ako sinuklian ng 500? Sabi nung babae sa akin, na sabi nung Shopee na babae, eh, sukli nyo po yan, sir. Sukli. Sukli, 500. Ayan, sukli ko, 25 pesos lang. Ang binigay sa akin ay 525. Inulit ko pa eh. Second option pa eh, sabi ko eh. Ay, bakit po sinuklian niyo pa ako ng 500? Ay, 3,500 lang po yung binigay ko. Yung pangatlo, inulit ko ulit. Pwede lugi po kayo, 500. Kasi po, ang binigay ko 3,500 lang. Diba, susuklian niyo sa akin, 25 pesos lang. Bakit po may 500? sabi ko dun sa babae. Ay, nako. Buhay. Kung iba-ibang customer, wala na. Naloko na yung magsha-shopee. Ayan, so, start. Microscope natin para malaman. So, nilinis na po siya. Ayan. Ah, napa-repair na pala siya. Dinali na rin to. So, ang ano dito, tama kaya ang pagkakalagay nung nagkumawa? So, ang masama nito, so, andun yung pin 1. So, tama naman pagbalik. So, paano? Hindi nadali. So, check na natin kung anong tirada nung nag-repair dito. Yan. So, basahin ko nga ulit. Haba kasi ng chat eh. So, siyang tanong. Ito, galing pala sa ibang technician guys. Itong ginire-repair natin na Inno 3D na RTX 3070. So, sabi ng Tickner has Bataan. Ah, Batangas. So, Tick Ninja. Tick Ninja Batangas. Tick Ninjas Batangas. So, yun yung pangalan nung ano, sa search ko nga sa Facebook. So, Tick Ninja Batangas. Search natin, guys. So, ayan, shoutout natin. Tick Ninjas Batangas. Tick Ninjas. Ayun, lumabas na. Ayan. Lumabas na. Nakita ko ng logo. Okay. So, nakalagay dito ay Tick Ninjas Batangas. So, 1,000 followers na siya. So, na board level din siya, guys. Nagre-repair din siya ng board level. So, nakita ko dito, Tick Ninja Batangas. So, may repair dito mga video card. Ito ba yon? Ay, hindi. Iba. Ito siya, guys. Oh. So, hindi na natin pakita yung profile ni sir kasi may picture siya. So, mayroon din siyang desktop laptop repair. Okay, hindi niya nadali to. So, tayo yung dadali na hindi nadali ni Tech Ninjas Batangas. Okay? So, ayan. So, dinali na niya. Ayan. So, as you can see, ayan o, may hinang na siya. Ayan, pero still shorted. So, yun yung bagay na hindi niya nagawa. Naihihi pa ako. Ayan. Tapos ito,
Ay, ayan, nagkaroon siya rin ng process. Naku, bloated pa yung capacitor. So, patay tayo dito. Ito kasi guys, napaka-sensitive nito para tong Gigabyte. Same lang ito ng design ng Gigabyte. Ang problema, ito yung no schematic to guys ha. No schematic. So, yan. So, shorted siya. So, hindi niya nadali. From Ninjas Batangas. Tech Ninjas. Shoutout po, Sir Tech Ninjas Batangas. So, lalaki po siya eh. Kaya, sir. So, bakit kaya hindi nadali? Siguro, nag-eject-eject na rin siya dito ng voltage. Kasi may mga scratch na siya. So, ang possible issue nito ay nandito lang sa BRM section. So, may bahagi ito ng BRM section. So, i-stare na natin. Yun, ipakita natin sa lahat how to repair this GPU. Yan. So, shorted natin guys ay yung ating yan. So, andito lang yan. So, ito yung ito. Yan. Shorted siya. So, ito yata ang BIN. So, hindi siya ginalaw. Hindi siya tinanggal. So, ito pa. So, shorted din siya. Nilinis na kasi ito. Kaya medyo mahirapan tayo ng kaunti. Ayan. But, yan lang yung mga connected dyan. Yan. Tapos, possible ito. Tapos, check natin to. Ito, ano to? Kasi nawala na yung ebidensya eh. Nilinis na yata. Ito. Okay, so ito hindi na sa shorted. Hindi na rin ito shorted. Hindi na rin ito shorted. Ito ba? Ito. So, hindi na rin siya. Okay, good. So, ibig sabihin, simula dito sa dito. Ito yan. Ito, shorted siya. Yan, tapos ito. Yan, upon checking, ito, huli siya oh. Ito, may plug siya. So, may, yan ang titirani natin guys. So, huli siya, huli. Yan, so, hindi nadali nung nag-repair. O nadali siya or shorted lang siya ulit. Ayan oh. May plug sana siya oh. May factory plug siya, huli. So, baka hindi siya nadali nung nag-repair. So, ano lang guys siya. Minor ano lang siya, issue. Yan, pero hindi nadali ni Tech Ninjas. So, search nyo lang guys. Tech, tapos space, ninjas, space, Batangas. So, siya po yung dumali. Pero po ako yung naiihi. Okay, balikan natin. Naiihi po ako eh. So, ayan, may voice naman pala tayo. So, ako na ihi. So, sorry for waiting. Ihi ako eh. So, hindi siya nadali. Bakit kaya? Pero nakita ko yung ano niya guys. Yung Tech Ninjas Batangas. Nakita ko yung kanyang mga posts. Nagre-report siya ng video card. Nakita ko eh, dami. So, hindi niya lang dinadali. Hindi ko alam kung kompleto naman siya sa gamit. Meron siyang microscope. So, mayroon siyang tester, mayroon siyang ano. So, hindi ko alam kung bakit ganun. So, malalaman natin yung kapag pinalitan ko ng MOSFET. Yung isa lang yung MOSFET na nakita ko na may shorted. So, try natin siyang i-remove. Pag pinalitan natin at nag-display, ayos, nabulag yung ano. Nabulag lang yung ating kasamahang technician. Ang Batangas. Yan. Prambawan Batangas. Alam ko, taga-riyan din si Sir Sabawan Batangas. Si Sir AJ Marasigan. Prambawan Batangas yata siya. Taga-riyan lang din. Tapos, si Sir... Yung isa, si Sir Mark Moderaso. Moderaso ba yun? So, from Lipa Batangas yata siya or Batangas City. Sabi ng customer, negative daw yung ano yung GPU eh. Basahin natin yung ano, chat. Kasi may sinabi siya doon negative GPU chip yata. So, tingnan natin.
Sabi ni Tech Batangas. So, nakalagay dito. Problema ko dito, Sir Piesa, if ever mismong GPU IC problem. Ah, so GPU IC daw, wala pong donor board nito. Bago pa kasi. So, wala daw donor board according sa customer. Ayan. Yun yung sabi. Sa chat lang nung, So, sabi ng customer, GPU ko kasi, Sir, pag checking ng ibang tech ay IC problem daw. Kasi pag nakasalpak yung GPU ko, kahit anong unit, hindi siya nagana or mabubuhay unit. Pag tinatag naman yung nagana, nabubuhay. Ah, pag tinatanggal yung ano. So, yan. So, may picture pa talaga, oh. Pinicturean pa ni Sir. Yeah. So, ayun yung sabi. So, may binanggit yung tech na GPU chip ang problem. Kaya, ano. Kaya, hindi niya madali. So, ayan. So, simulan na natin. So, mahaba yung oras natin, eh. Ayan, may Shopee. Naihi pa ako. Tapos yan. So, ngayon, titiranin na natin to. Oh, Shopee. So, ito, pangalawa yung ating pupungkalin. Dahil yan yung nakikita kong may issue. Okay? So, dito, wala naman ako nakikita. Pero, minsan, malimit itong dalawa na to. Sa BRM ito. So, titingnan natin. So, kinabit na rin pala to. Tinanggal na rin to. Yan. So, may mga sundot-sundot na rin eh. Ayan, so, tayo yung titira. Okay, let's go. Find the... Ano? Hanapin natin itong mga pyesa na panglagay. Para sa protection. Kailangan natin proteksyonan yung ano? Yung capacitor. Ayan. Tapos, saan yung aking ano dito? So, ayusin natin siya. Masyado mataas to ah. So, medyo mahirap lang ito i-repair mga ganito kasi very sensitive siya. Yan, kagaya nito. Masyadong malapit nun sa ano, sa IC ng na inaano na anay natin, i-repair natin. Yan, tapos mga capacitor, super lapit. Ano lang siya ka-sensitive i-repair. Kagaya nito. Yan. So, baka mag-bloated pa yung capacitor na i-ano natin. So, ganun siya kahirap. So, kailangan, eksperto talaga yung dadali. Kapag hindi eksperto, ay wala. Malimit kasi yun, mga nagpapa-repair sa akin. Mga galing sa repairs. Yung ganun yung mga issue eh. Yan. So, bilin, no? Ang piyasa na papalitan natin. So, after removing natin ito, isa na to. Yan. May nakita kasi ako dito, guys. Ayan, kung makikita nyo. So, meron dito upon microscope inspection. Meron nakakita ang maliit lang na balls. Maliit lang guys, na bilog. So, ito yung suka niya. Ayan, yan. Walbog na. Saan pumatak. Ayan, yun lang yung napansin ko. So, pangalawa siya guys. So, simulan na natin. Ang operasyon. Ayan. So, ang ginagamit ko ditong temperature... Ay, exactly. So, kailangan 500 na full temperature ako. Kasi, kailangan nating, ano eh. Ayan. So, titiranin natin yan. Okay. So, ready na natin yung MOSFET ko. So, medyo mahal lang yung MOSFET na ganito. Ayan. So, tingnan natin kung ilan yung sirang MOSFET. Kasi ang isa pang issue nito guys, ano, halimbawa pinalitan mo yung isang IC, pumuputok yung isang IC guys. So ang, ato, kalimitan pumuputok itong IC na to guys, ito.
Itong isang IC na to, yung nasa dulo. Tapos, itong IC sa VRM to, to. Yan. Yan. Pag ako nagpapalit, guys, halimbawa, pinalitan ko yan, guys. Tapos, yun, stress test ko yan. Bigla yung magsha-shutdown. Yan. Danas na danas ko yan, guys. Yan, palimit nagamalit ako dito, mga 2 or more ICs. Yung mga ganitong, ano, RTX 3070. Parang ano siya, mayroon lang siyang failure. Halimbawa, kasi ito yung kasamahan niya, tatlo to, guys. Eh. Ito at saka ito, shorted siya. At saka itong ano na to. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, lima yung hawak ng 8-pin. Kalimitan, dun sa ano na yung BRM, may, aga, ano ba, pinatan mo siya ng isang MOSFET na shorted. After nun, bigla siya mag-shutdown, tapos shorted na naman siya. Tapos iba naman yung sira. Yung base sa experience ko na re-refer ng mga RTX 3070, yun, ganun ang nangyayari. 2 or more ang pinapalitan kong IC. Yan. So, malimit yun, guys, sa mga repair ko. Hindi ko alam kung bakit ganun siya, na napadisplay mo siya, tapos biglang bibigay. Yan. Meron pa nga time, guys, eh, nagkakaroon ng back job dahil sa ganun. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganun, guys. Pero pag napalitan mo naman na siya, okay naman na siya. Balik back to normal na siya. Wala nang issue. Yun lang yung naging napansin ko sa, especially sa Gigabyte na RTX 3070. Ayan. So, let's go. So, medyo maliit lang. Maliit ng space, oh. Mahirap ito. Masyadong maliit ang ano. So, naka-80 speed na ako ng air. Para matanggal siya. So, ang ginagamit ko dito, ano eh. Low melt solder na. So, super hirap lang, guys, nito magtanggal. Yun lang yung problema. Tapos, hirap din lang magkabit. Sana wala mag-bloated. Yan. Dali. Yan. Siya ka-sensitive, guys. So, ayan. Papakita ko na sa inyo. Ayan, may buzzer sound naman ito, guys. So, alamin natin kung shorted pa rin siya, no? So, sundutin lang natin yan dito, guys. Yan. So, as you can see, yan. So, pakita natin sa inyo na wala na siyang shorted. So, ito yung hindi palagay ng hindi nadali nung technician. So, yan. So, as you can see, yan. So, dito siya, guys, ha? Yan. Oh, no shorted na siya. Ito, 8 pin na to. Yan, no? Diba? Pansin nyo? So, wala na siyang shorted. Very easy. Anya. Very easy. Anya. So, ayan. So, according sa mga Batanggay nyo, very easy. So, ayan. So, ano lang dito, ang kailangan kasi, pa nagre-repair ka, kailangan knowledge, techniques, experience. Kailangan experience. Ito, pumuputok, guys. Ang nangyari dito, kapansin-pansin nyo, itong dalawang capacitor, bali tatlo, tapos dito, na-overcook siya sa pagtira nung nag-repair. So, yun yung nangyari. So, sana mapalitan natin ng, sana isang IC lang. So, eh, siyempre, stress test natin yan din a few days para sure kasi malayo Batangas pa eh. Then, galing sa ibang technician. So, kailangan ko itong itest mabuti para sure ball na walang issue. Kasi, pag mga galing sa tech na ganyan,
May mga hidden ano, issues eh. Baka may missing siya, may mga tinanggal na pyesa. So, palitan natin siya. Shorted na yan siya. Matic na yan, guys. Okay. Anong IC ang available dito? Ito lang guys. Hanap lang ako ng IC. Okay, ito. So, may IC tayo dito. Ayan. BLN, no? Okay. So, medyo mahirap itong i-ano, ilagay. Ano siya eh, mas malawak-lawak yung sa space ng gigabyte kumpara dito sa gantong modelo. So, ang position niya ay ganito. Yan. Ang hirap din ito i-retouch. Ang lapit kasi oh. Ano yung chuchu? Ayan, so may aso kasi. May kulit ng aso. So, lalagyan ko lang siya ng... So, kailangan ko siya talagang tanggalin yung ano. Tanggalin yung existing na hinang. Ah, hindi. Okay lang. So, magkakalapit nga pala siya. Ay. Sayang. Naanuhan ko na ng ano. So, abot kaya. So, tingnan natin. Subukan natin kung kaya ng ano. Ng soldering iron ko. So, gone. So, taasan natin. $450. Try natin $450. Okay. So, try natin. $450 kung kaya. Nako. Hindi umikit. So... Hindi siya kaya. May aso dito. May tuta. So, hindi siya kaya ng 450. Sagad natin, 500. Ayan. Kasi itong ganito, matindi to eh. Super ano talaga to eh. Super tigas. Yan. So. Ang ganda. Ayan. So, yari. So, ang ganda na. Lagyan natin ng kailangan natin siyang tuyuin. Okay. Yung mga kailangan natin ng bulak. So, wala itong mga thermal pad. So, lalagyan natin yan ng thermal pad. Sa charge natin yung customer. Sa thermal pad, yan. So, okay na. So, lagyan ko na siya ng Lumil solder ang gagamitin ko. Oops, makamagloko ang ating camera. So, lagyan natin ng Lumil solder. Yan, so okay na yan. Lumil solder. Then, ilalagay ko na yung pesa. Oops, natalbog. So, ano bang position niya? So, ganito. So, lagay natin alin ng harang.
So medyo mahirap lang siya, guys, kaya kunting tiis, tiis. Talaga man napakahirap niyang iporma ng ganito. Maliit ang space. Pero ang gamit natin ay low melt solder, kaya so kailangan natin siyang tiyagain. So babaan ko lang ang temperature. 6. Ayan. Okay. Kapag siya ay umano na, pansinin nyo. Ay, hindi pala kita ng aking ano ito. Ayan. Sorry, hindi kita. Ayan, nagkukusa siyang gumagalaw. Ayan. So, tapos ipipress ko lang yan. Pagka naano na. So, ipipress lang natin siya. Para dumikit. Tapos, i-retouch na natin. Retouch. So, yan o. Problema. Bloated yung isa eh. Ito to. So, isa overheated. Palitan yan pag ganyan. So, tingnan natin kung carry pa niya. Yan. Ito isa na to. Kasi naano na rin ang unang gumawa sa atin eh. Nadali na rin niya eh. Sana mag-okay. Hirap lang nito. Hirap i-retouch. Kasi ano siya, maliit yung space. Pero tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang pag re-retouch. Palitan ko ng tip. Maliit na tip lang gamitin ko kasi nahihirapan ako mag-retouch. Gusto lagi natin ng ganda-gandang ano. Okay? Ba yan? Nagluwag yung ating anong panghihinang. Nagluwag. So, okay na kaya? Tanggalin natin yung mga excuse.
think okay na siya. So, linisin natin. May mga pads pa kasi. GPU chip daw eh, sabi. Nabasa ko yung chat nung ano, yung nag-repair na ito. So, tingnan natin kung GPU chip talaga yung sira. So, tingnan natin kung anong magandang result. So, ito yun oh, bloated kasi ito nung ginawa nung naunang nag-repair sa atin. Chinik nyo na rin dito eh. Alamin natin kung talagang GPU chip na sira. So, try natin. Yan. Pag gumana ito, ibig sabihin, hindi GPU chip. So, mali yung sinabi ng unang technician. Yan. So, try na natin. Okay. So, we need to try. Nainit pa ba? So, ayos natin yung thermal camera. Alin? So, I think hindi naman na siya masyado mainit. Yan. So, basbasa nawa tayo ng Diyos sa ating pagre-repair. Yan. Manalangin muna tayo at baka ay bumigay. Yan. So, let's see. What's the problem? Okay. Itong ganito, mabilis uminit ang GPU chip. Lalagyan natin siya ng heatsink. Yan. In case. Yan. So, as you can see. Lagyan natin siya ng heatsink. Dito sa ibabaw. Dito. So, tingnan natin. Prepare natin ang ating thermal camera for heat sensor. So, ating DC bench. Oops. Ayan, may dumikit. Check natin yung kabila. So, yan. May display dyan. Tingnan natin kung magde-display dyan. So, mga dalawang buhay. Kapag hindi nag-display sa una, so try and try. So, thermal camera. So, ready in place. Okay. So, ito siya, guys. Yan. So, abang lang natin. Iyon natin yung, tapos power on natin siya. So, tingnan natin kung may puputok o iinit. So, may nag-doorbell pa. Let's power on. Okay, uminit. Mag-display ba? So, let's see. DC bench. Oops, success. My display. Ayan. Okay na, guys. So, yun lang yung issue. So, hindi siya GPU chip. Kasi according dito, GPU chip daw yung sira eh. Ayan. So, okay na siya, guys. May display na. So, salang na lang natin to sa Sony Cleaner para sa cleaning process ng
mga ano, tapos pricing, send natin sa ating customer. Okay, so may display na siya, guys. Success. So, sayang. Sabi nung pag napanood nung ating nung technician na tumira, sayang. Kung ako sana kadali nun, malutong-lutong na 3-5 sa labor. So, ayan, guys. So, may nagdo-doorbell, guys. May customer siguro. So, tuloy natin mamaya, okay? So, after sonic cleaner, hindi yung stress test, okay? Bye for now. Update ko kayo later, okay? Ayan, hello guys. Ito na po, nagbabalik na ulit tayo. So, update na dun sa ating na-repair na video card. So, na-sonic cleaner ko na siya. Yun nga, bumigay uli yung isang pyesa. Yung pagpasok sa atin sa OS. So, base dun sa binabanggit ko sa inyo kanina. So, bumigay siya. So, Thomas Smith talaga yung sira. So, ito na siya, guys. Shokinji. So, ito. Yan, Thomas Pet. Yan. Tapos, yung mga thermal pad niya, pinalitan ko na rin po. Kasi, luma na. Then, wala na yung ibang thermal pad. Kasi, tinagal na nung unang technician na nag-repair. Ayan. So, inayos ko na rin yung mga pyesa na ginalaw nung naunang nag-repair sa atin. Yan. Kasi, sari-sari na yung pinagagalaw niya eh. Ang lalayo kasi dun sa sira. So, pansin nyo naman sa video natin. Yun lang tinuro ko na yun, guys, yung dalawang magkasunod na yun na dulo. So, yun lang yung sira na I see. So, according sa customer, sinaka-chat ko siya kasi may ligmag chat yung ating customer. Masipag mag-chat, wala yata ang ginagawa sa buhay. So, ang sabi niya, ang sira ay GPU IC. Okay, GPU. GPU IC, guys, is a GPU chip. Pag sinerch mo sa Google, GPU IC, lalabas dyan, GPU chip. So, GPU IC kasi ang tawag din doon. Ibang term. So, hindi masyado kilala sa GPU IC. Ibig sabihin nun, GPU chip. So, ito na siya, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, stress test. So, ito na siya, guys. Working na po. Ayan. So, running na tayo ng 23 minutes. So, magkakalating oras na po. So, GPU clock, 1600 plus. Memory clock, 1700. GPU temperature natin yung mahalaga. Yes, para correct tayo sa ating paglalagay ng thermal paste at saka thermal pad. So, GPU temperature is 76 degree lang. So, lower lang po kasi ito ay dual pan lang. Kung ito yung mga triple pan, mas mababa yan sa 70s. Mga ano lang yan, 66, ganyan, 69, kung triple pan. Ito kasi, guys, is dual pan lang. And okay na po siya. Running siya 23 minutes. So, magkakalating oras na po. Yung nire-repair natin, guys, ito siya. Inno 3D RTX 3070. 8GB DDR6, Samsung po yung memory, 256 bit. So, ayan po. Success po yung ating repair, guys. Ayan. It's working na. It's working. So, happy-happy yung customer natin eh. Masayang-masaya yung customer po natin. Ayan. So, it's the day of RTX po ang repair natin ngayon. Puro RTX. Talagang napakarami ng nagpapagawa ng RTX ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Puro RTX kasi. Halos RTX yung mga pinare-repair ngayon, guys. Ayan. Success siya. Ayan, 3D. Ayan. So, ayun lang. Ganun kasimple. So, salamat po dun sa technician. Salamat po kay Ninja Tech ng Batangas. So, gumagawa siya ng video card pero hindi niya nadali. So, salamat po at nagkaroon po ako ng repair. So, sa atin napunta. Ayan. So, okay na po siya, guys. Ito, guys, puro RTX yung ating nare-repair ngayon. Pakita ko sa inyo. Aha. Sa DC bench. Ayan. So, day of the RTX tayo ngayon. Ayan. Nasipasin nyo. Ayan. Puro RTX. RTX na naman, guys. Sunod-sunod. Day of RTX. Nasaan dun pa? Puro RTX pa yung mga padala dun. Ayan. So, yan, guys. Ang ating update. At may nag-doorbell sa aking machine doorbell. May wagang doorbell. So, may mga dumating na delivery na galing sa customer. Repeated customer natin yon. So, babalikan ko lang siya. So, guys, paano guys papalam ng inyong lingkod? Workshop Fix Video Card Repair. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Workshop. Then, pa-comment na rin po. Pa-share na din po sa iba sa mga hindi pa nakakaalam. Then, visit nyo po ang ating Facebook group, Video Card Repair. Yan. Then, sa ang aking personal Facebook, Jonathan Octesa. So, lagi po ako doon nagla-live repair. Pag wala tayo sa Facebook, nandun ako nagla-live repair. Okay, guys? So, hanggang sa muli. See you in the next repair. Bye-bye!